iniisip ko simbahan siya kasi yung pagkano niya, pagkagawa niya parang ano, parang Mexican house. Kung napapanood mo yung Marimar sa TV noon, mga 90s, ayun mga katabi niya, mga ancestral house. Puntahin natin yung swimming pool ka from G. Magandang araw sa inyo mga ka-promji. Nandito pa ako sa barangay San Vicente, San Jose, Camarinesor. Yung papakita ko po sa inyo ay isang napakalaking ancestral house at napakalaki ng ground, yung garden. But wala na yung may-ari dito, nasa Manila na raw. Nakiusap ako doon sa caretaker kung pwede kong ipakita sa video yung napakaganda nilang bahay. At pumayag naman siya at napag-alaman ko ka-promji, for sale pala itong bahay nito na napakalaki. So nasa prime location siya ka-promji, nasa hiliran ng St. Joseph Parish Church at sa katabi ng seminary or seminaryo, about 150 meters sa municipal building ng San Jose Camarinesor. At syempre 25 meters lang yung hospital, nasa halos nasa tapat lang yung hospital ng San Jose at yung elementary school ng San Jose dito sa bayan ng San Jose Camarinesor. Pwede na rin siyang gawing transient house mga ka-promji, napaka-perfect kasi malapit lang dito yung ano, market, palingke, nasa bayan, sa sentro ng bayan. So pakita ko muna sa inyo yung napakagandang garden dito at napakalawak. Bata pa ako ka-promji, nakikita ko na itong napakalaking bahay na to. Kala ko parang ano, parang iniisip ko simbahan siya kasi yung pagkano niya, pagkagawa niya parang ano, parang Mexican house or Mexican or Spanish house, pero napakaganda niya at napakalaki ng compound. So yung mga halaman dito ka-promji, mga giant na yung mga nagagandahan, mga croutons, ayan ang gaganda ng kulay nila, malalaking malalaki na. Then ayun, nakikita nyo yan. Yung bahay niya parang Mexican style. Tapos mayroon tatlong kwarto sa loob. At napakalaki ng ano niya, space sa salas, yung kusina. Sabi ng caretaker, okay naman daw ito. Wala naman daw problema dito. At ayun nga, napakaganda ng kanyang pagka-design. Kung napapanood mo yung Marimar sa TV noon, mga 90s, yung bahay ni Sir Yu na inuwian parang ganito, di ba? Napakaganda. Halawak nito ka-promji ay 0.6 hectares, tapos nasa prime location. Sabi ko nga, nasa tabi ng ano, simbahan, kahiliran ng munisipyo, katapat ng ano, medyo nakatalikwa silang yung hospital, at mayroon napakalaking laboratory dyan sa harap ng bahay. So yung gustong-gusto ko dito ka-promji, that time na palagi akong dumadaan dito, natatanong ko yung mga malalaking mga halaman, napakaganda, kaya lang pag kumakatok ako, walang ano, walang sumasagot kasi wala nang palang tao. So nung isang araw pumunta ako dito, sabi ko kung pwedeng i-feature ko yung garden. Sabi niya okay naman, at napakadaling kausap nung caretaker dito. So ayan ang gaganda ng mga croutons, ang kukulay niya. Ibang klaseng palm, may napakalaking mangga dun sa harap. May yuca, tapos yung may mga rapis ba tawag nito? Napakayabong na ng mga plants, mga rapis, kasi nga wala na yung may-ari dito, nakatira sa Manila na, kaya ito parang pinoporsil na nila ito.
Lagunoy, ng Presentacion, Gansitorena, at Karamuan. So lahat na pupuntang Karamuan, dumadaan dito sa bahay na ito. At sikat na sikat itong bahay na ito dito, Kapromdi. Halos lahat yatang tao dito na naninirahan sa mga kalapit bayan ay nakikita itong bahay. So dito naman Kapromdi, napakalaki ng mangga dito. So punong-puno siya ng mga peace lily. Then ito Kapromdi, napakalaki ng plant na ito. Mayroon din sa gate. Ayun, napakagandang tingnan. Very, very colorful. Itutur ko kayo sa loob ng bahay Kapromdi para makita nyo kung ano yung loob ng bahay dito. So, napakalaki nga at napakalawak. Sobrang lawak nung ano ng loob ng bahay. Ayan. Pang ano siya, pang rich. Pang, kumbaga yung parang mga Spanish house. Yung design ng kanyang ano, bintana, ayan, napakagandang tingnan. Para kang nakatira sa Mexico or Espanya. Yung sliding door nila, sliding door ba ito? Napakaganda rin ang pagka-design. Matibay, bakal, wooden, tapos may mayroon siyang ano, glass. Tingnan natin doon sa loob, sa taas Kapromdi. So dito naman mayroon siyang hagdan pataas. Ayan, kung tutusin Kapromdi, kung madiskarte kayo, pwede na siyang i-open for ano, for business. Katulad nito, napakaganda ng kanyang design dito, napakalaki. Kasi yung mga sinawa ng bahay dito, mga Spanish house, ganito naman talaga pag ganito kalaki ng bahay. So, dito tayo sa may veranda. At yun. Ang laki ng ano nila dito, ng space. So may mga sinampay pa kasi yung nagbabantay dito ng house. So hindi niya pa naayos. Sa ano naman Kapromdi, napakalaki ng ano, ayun, napakalaki ng space dito sa likod. Mayroon silang swimming pool. Ayan, colorful naman yung mga ano dito, mga sinampay, kaya magagandang tingnan. Then ayan, papakita ko sa inyo mama yung swimming pool. Yung mga door,
dito pa sila sa ano, dito yung kusina nila, napakalaki ng kitchen. Ayun. Maganda pa kaka-prom day, kaya lang ano, parang hindi na siya na-maintain. So ang kailangan lang dito i-maintain. Napakalaki ng ground, yung ano niya, yung garden niya sa harap. Yung kung gaano kalawak yung sa ano sa harap, ganun din ang ganun din kalawak dito sa right side at siyempre sa likod. Punta tayo sa pinakalikod. Maganda siyang gawin ano, katulad ng McDonald's, Jollibee. Ayun, pwedeng gawing fine dining ano, garden, fine dining restaurant. Pwedeng gawing hotel. So nagkalat lang dito yung mga bayabas, ang dami-daming bayabas dito, hinog na. Then ito napakaganda ng mga croutons, ang tataba at ang lalaki niya. Parang mga ano na siya, mga yung mga 50 years old na yata itong mga croutons na ito. Napakaganda at ang dami. Fortune plant or Song of India, Arapis. Then, napaka ano ng kanilang bintana dito. Napaka-class sa likod. Kala ko pintuan ito, bintana pala. Ay, doon pala yung pintuan sa ano, sa kabila. Then, dito, mayroon underground. So, sabi nung may-ari, ay sabi nung caretaker, ano daw dito, ginagawang madyungan nung may-ari sa, ano, sa ilalim. Parang pag may mga visitors, dito sila naglalaro sa ilalim, sa lalim ng bahay. Then ayun yung ano, ayung bahay, tatlong kwarto. So magandang ano for business, pang hotel. Mga ferns, ang lalaki ng mga ferns. Then ayun nga, bayabas na, napakaraming bunga, nahulog lang yung mga bunga. Punta natin yung swimming pool ka prom day. So ito yung ano niyan, swimming pool, medyo talagang ano na, matagal nang iniwan ng may-ari. So sabi nung caretaker, sabi ni sir, mga palaka na lang daw yung nandiyan. Magandang-maganda yung mga kulay ng croutons. Tapos nangangamoy bayabas dito, sa sobrang daming bayabas at nabubulok lang yung mga bunga niya. So hindi na pinapansin nung nagbabantay, siguro sawang-sawa na sila. Then kaprom di iba't ibang mga ano dito, iba't iba yung mga varieties ng mga croutons nila, katulad nito. Ibang variety rin ito.
Maganda rin siyang tingnan, parang ayun, makulay. Medyo natutuyo na yung mga mayana kasi medyo mainit ngayon at mahangin. Yung parang amihan ba yung hangin tapos biglang may kasamang napakainit na araw. Hindi na yung mayana niya, natutuyo na. Then siyempre tuloy pa rin naman yung pagmimintin niya ng mga halaman dito. Yung mga ano, mga century old na yung mga ano, yung mga olive plant. Then punta tayo dito sa gilid. Parang mga ground orchids. Ayun, daming protons. Napakalawak ng lugar, maraming ano doon, mga gabi. Ayun, tapos may croton pa rin doon na napakaganda, kaya lang medyo madamo. Hindi ko na lang pupuntahan kasi. Tapos doon parang may tower, I think ano 'yan? Ano ng tubig, tangke ng tubig. Napakalaki ng bahay. So, ayun kaparam din, nakita nyo yung kabuuan ng bahay at yung napakalawak dito na garden or courtyard or front yard dito sa kanilang, siyempre sa harap ng bahay. Napakagandang tingnan dahil sa makukulay na halaman at naglalaki ang mga croutons. So, meron pa rin sila yung mga sinaunang ano, yung mga ano tawag dito. Yung parang ginagawang fountain pero wala na yung fountain, halaman na lang nakatanim. Then may malaking ano dito, yung napakalaking paso, jumbo. Ayun, tapos yung ang ganda-ganda ng mga croutons dito, pinaghalong yellow, golden croutons, tapos yung iba't ibang kulay na dahon, din may mga flowering plant, hydrangeas. Ayun, napakaganda.
Ang mga katabi ng bahay na ito, Kaprom, yung mga ancestral house na naglalakihan. Yung highway na ito is going to Lagunoy, Karamuan, Presentacion, Gachitorena. Ayun mga katabi niya, mga ancestral house. Ay nakikita niyo naglalaki ang mga bahay dito ng mga ancestral house dito sa San Jose, San Vicente, San Jose, Camarinesol. Bus going to Onaga. Ayun, kanto-kantuhan yung ano niya, yung ano, napakalaki ng yung ano, lupa hanggang dito sa kanto. Din sa kabila naman, napakalaking ancestral house. So, ayun po mga kapamilya, maraming pong salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming pong salamat, muchas gracias, mabalos.